sa sikat na street food dito sa Negrand Laguna. Hindi ko pwede kapag... Walking distance lang siya mula sa simbahan. Dinadayo talaga siya ng mga estudyante, mga bicycle driver, halos lahat ng mga mapadaan lang. Pupunta sila doon every pupunta siya ng 5 p.m. hanggang 8 to 9. Pero usually mga 7 pa lang kakaunti may panindin nila kasi sobrang dami talaga ng kumakain. Pupuntahan natin ngayon tapos try natin yung mga street food na binibenta nila. So, tara na. So, sarap pa. Guys, ito na kami ngayon. Ang landmark niya is nandito siya sa harapan mismo ng Aglipay Church. So, kung pupunta kayo dyan, hanapin nyo lang ang Aglipay Church, makikita nyo na siya. Andyan siya mismo, ayan sila. Magnanay yan sila, yung isa. Tapos ito may bagong tayo parang ihawan siya. Pero ngayon lang namin nakita yan. Kasi last month na pumunta kami dito, wala pa yan yung ihaw-ihaw ting na yan. Ang meron pa lang is yung kwek-kwekan. So tara, puntahan natin. Kamusta naman? Abi, masarap ba yung inina mo, Bi? Sarap? Si Ninong Michael, masarap ba yan? Ninong Michael, ano naman masarap ba yan? Sagot! Sarap yun. Nagalog ko lang. Uniform talaga dito kumakain kay ate. Mga police, ayan yung mga clerk, mga crew itong crew ng katabi. Dito rin sila nakakain. As in talagang sobrang benta nito ni ate. Imagine 4 hours lang siya nagbubukas.
ubos agad yung paninda niya, tsaka ang laki na kinikita niya. Diba? Busy street of Nagcahirlan. A few moments later. Ito pala yung bugok nila. Parang cake. Thank you. Salam po. Ano kaya? Magpapayad naman. So ayun, lalagyan niya ng suka. Ito yung bugok ko. Ito sobra, sobra sarap ng lasa. Try niya sa. Magkano yan? Magkano isang cup? 10 pesos isang cup. 10 pesos. Meron din silang mga ano? Penoy balot. Penoy. Balot. O, may sarap. Tapos may hindi sila. Sarap ka na dyan. Okay ka na dyan. Kain ka lang. Sige. Kain ka lang dyan. See guys, kahit yung mga estudyante, kahit mga nakabahay, pambahay, mga estudyante, mga galing sa work, lahat sila talaga dito diretso. So you must try. One of the must try dito sa Nagcahirlan, Laguna talaga. Hindi buo yung pagbakasyon nyo rito kung hindi nyo titikman tong... Sukoy na kami dito ni Nanay. Oo, kilala na nila kami. Uy, may dadaling namin mga friend namin from Manila, yung mga nagbabahay dito, from abroad. Ito talaga. Kasi hindi ako nakain ng bugok eh siya. Ano ang lasa niya? Hindi ko siya maano sa ibang pagkain kasi wala talaga siyang malasa eh. Para lang siyang itlog na parang mix siya ng balot, na penoy. Kasi hindi maintindihan yung lasa niya eh. Iba talaga yung iba yung lasa. Wala talaga. Unexplainable? Oo, sobra. May kumakain din dito eh. So ano pong masabi niyo? Ano yung kinakain mo? Dugo. Dugo. At dugo. 5 pesos. 5 pesos. Tsaka ito, ano yung isang nandyan? Paa. Paa. Chicken. Chicken feet. Ganun din, 5 pesos. Nasa pulan to, abot na ako dito. Sa kami kumain. So, ano sa'yo mas pagkain nila? Satisfied naman ako. Yearly naman kasi kumakain ako dito. Eh. Wala namang pagkabago. Tsaka, talagang sinisert siya lang sobrang humit pa. As in, bagong luto pa lang yung kakain ko. Pwede naman kung malamig siya, pwede niyo siya painom. Nga pala, ano, kung kayo yung tao na mahilig talaga sa food, street food, this is the best for you. Talagang mura, masarap, mainit yung balat talaga, ng manok dito, yung balat na harina. Tapos yung penoy nila, lasang ano, lasang gatas, lalo yung penoy na may sabaw. Oo, meron sila, yung must try din yung penoy na may sabaw. Kasi dalawang klase yung penoy, yung isa, penoy talaga, yung kilala nating penoy, tapos dito, mayroon sikat na rin ang penoy na may sabaw. So, pag binuksan ko siya, ano siya, basa yung loob niya, hindi siya solid. Talagang, ano siya, medyo milkish yung texture niya. Nung parang taho. Parang ganyan para texture taho, niya. Pero, lasa niya, lasang gatas. So, ano, rating? 10 to 10. Ikaw? 9. Ako, solid, solid 10 talaga. Kasi, wala ka masasabi eh. Wala na ibang masasabi. Pati yung pagkakaluto. Yung ano nila, although street food sila, nakatakip yung mga paninda nila. Oo, matala. Nakatakip siya. Pakita ko sa inyo, wait lang. Tingnan nyo. Nakatakip yung paninda niya, kaya, ano, kahit maraming dumadaan, yung ilong kong itang dito, nakatakip yung paninda nila, kaya kahit maraming dumadaan, hindi siya madudumihan. Diba? Safety, talaga yung safety. Kahit yung mga sausawan nila. Sausawan, nakatakip din. Mga tama, balance eh. Tapos pwede naman sa kabila, kita nyo, dinidugog na rin si ate. Yung mga mahilig kumain ng bubok, ayan, gandang kay Billy kay nanay. At least maubos ang bubok nila yung furnace ha. Imagine guys, may 3 years. Talagang kalito na dito. Sobra. Mga galing yan sa work, yung mga iba dyan. School, lalo pag may paano. Pag nagbabasyon kami dito talagang, kailangan pumunta kami 6. Kasi wala na kami inaabutan pag nagbabasyon. Lalo pag may mga dala kami. Pag nag 7 na yan, wala na. Wala na talaga. Ako, ang gusto ko talaga kay ate, yung bubo niya yung ano. Pinaka gusto ko yung leeg. Masarap yung leeg niya.
Hindi leg na ate, yung tinda niya yung leg. Masarap yung tinda. Sobrang bayit ng mga tindera. Naging presa sa namin nga. Ibigyan na nga namin talaga si Ted. So yun. Pulutan natin ito. Tapos na kami, uuwi na kami. Thank you. Thanks guys for watching. Please do like, subscribe, and share if you haven't already. Bye! See you in the next video. Bye-bye ate! Bye-bye! Gusto kami guys! Kami dito sa Magarlan Ice Cream House. Mura yung mga ice cream dito pero masarap. So, tingnan natin. Tsaka meron din silang pizza. Yeah. Tapos, pasok tayo sa loob. Tingnan natin kung ano yung mga meron dito. Yung mga ice cream nila. Isa pang 20. Ano tayo? Tag 22 na lang cheese sa'yo. Pati na lang ni Michael. Dalawang 22. Kita ba? Kita ba yung bata ng clip? Anong gusto mo? Saka isang mango na kag-clip. Bi, ano sa'yo, Bi? Dalawang cheese. Cheese din tete. Pauwi na talaga kami. So thank you guys for watching. Bye bye.